Naninindigan si Senador Robin Padilla na hindi niya babaguhin ang kanyang ugali sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa kabila ng pagsita ng ilang veteranong senador sa kawalan ng decorum o tamang ugali at asal ng mga mambabatas ngayon sa Senado. Ayon kay Padilla, wala siyang babaguhin sa kanyang pag-ugali sa mataas na kapulungan dahil naging malapit siya sa taong bayan sa pagiging totoo niya sa sarili at ito ang nagluklok sa kanya sa pwesto. Iginit pa ng senador na wala rin siyang ginagawang mali at kapag binago niya ang kanyang kilos at asal ay posibleng lumayo ang mga masa na bumoto sa kanya. Dumipensa muli si Padilla sa kanyang ginawang pagsusuklay ng bigote sa gitna ng committee hearing sa Baygita, walang masama rito at wala sa rules ng Senado na bawal ang kanyang ginawa. Dagdag pa ng senador na mas nakakahiya kung nakatikwas ang kanyang bigote sa Senado. Paliwanag ng mambabatas kung lagi man siya nagsasalita o nag-iingay sa kanilang sesyon ay dahil karapatan niya ito bilang senador at bilang boses ng taong bayan sa Senado at ginagawa lamang niya ito kapag kinakailangan niya magsalita sa plenaryo. Hindi rin umano siya tinamaan sa isyu ng kawalan ng decorum dahil wala naman siyang minura, wala siyang binastos at hindi naman siya basta mag-iingay lang sa plenaryo. Matatanda ang napunan ay dating Senate Minority Leader Franklin Drilon ang kawalan ng decorum ng mga senador na nakakaapektuhan niya sa pagbaksak sa reputasyon ng Senado bilang isang institusyon. Masanay na po kayo na ang mga senador po ninyo ngayon ay bata. Alisip, mabilis mag-isip, talagang walang maligoy-ligoy, diretsa. Kung nakakaroon ng hearing, kapag ikaw ay pinagsisinungalingan dyan sa harap mo, eh talagang didiretsahin mo talaga. Mahirap po kasi gumaan ka pa doon sa procedure. Alam nyo, tatakbo ng panahon ngayon, tatakbo ng panahon nila. Nung panahon nila, medyo honorable din yung mga loko-loko. Medyo ngayon po talaga, yung mga loko-loko, pastos na rin. Kaya kailangan mo talaga, medyo tigas din yung mga senador po ninyo. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.